anyways, ganap nga. Maaga nga kaming umalis para mag-anak ng binyag. Pero bago nga ako bumaba dito sa Montero Fully Paid, eh nagpabango nga muna ako. Gamit itong fresh siya ng Mr. Essence. Tagal ko na nga itong ginagamit at alam niyo yan, yung amoy nga niyan ay fruity nga na floral at 3 to 5 hours din ang tinatagal ng amoy. At yun na nga, dito nga kami una nagpunta sa may Balucok Apalit, Pampanga dahil ito nga yung unang aanakan namin ng binyag ngayong araw. Abay, nandito pa nga lang kami sa daan, eh naghihiyawa na nga yung mga tao at natutuwa naman ako dahil hinintay talaga nila kami. Ang akala siguro nila malaki ako magbigay. Nakshota. Chris lang, ito kasing pamilya na pinuntahan namin ay family friend na talaga namin at bata pa lang ako eh nagpupunta na kami sa bahay na to. Siyempre, bago ako kumain, pinuntahan ko muna yung inaanak ko at nakita ko nga siyang natutulog. Sabi ko nga eh sana magmana siya sa ilong ko. Charis! Nagdiretso nga ako dito sa kusina at hindi pala dito ang handaan. Nakakala ko kasi dito ang buffet, kaya naman binulungan ko na lang tong sidang ini na pagbalot agad ako ng minudo. Sobrang masunuri naman siya at gusto na nga niya ipauwi sa akin ng isang planggana. Ay, hindi ko po yan tatanggihan. At dahil hindi ko naman kayo kasama, eh mag-online handaan na nga lang tayo, kanya-kanya na kayo ng kuha. At ngayon ko lang din naisip, ang galing-galing ko sa idea na to, mas matipid pala kapag ka-online handaan. Di bali sa susunod na birthday ko, lahat kayo invited. Sa messenger po ang venue, nakshoota. Nung makakuha na nga kami lahat, eh pinaghainan na nga kami ng iba't iba pang mga putay. At syempre, kumain na nga kami. After nga noon, ay ginawa ko na nga ang malupitan kong technique na eat and run. Siyempre, wag na natin patagalin yan dahil meron pa akong isang binyaga na pupuntahan. Ay nakshuta, ako na talaga ang ninang ng buong barangay namin. Wag kayo magpapabudol sa akin, maganda lang ako pero hindi po ako mapera. Charis! After nga noon, bumalik na kami sa Montero Fully Paid at nagpaalam na nga kami sa kanilang lahat. At syempre, diretso na kami dito sa pangalawang binyagan. Diyos ko naman, Angeline mapagmahal, hindi pa nag-iinit ang usapan. Bakit naman nagbabalot ka na, nakshuta? Pero syempre, dahil hinintay at pinaghainan nga kami dito ng pagkain, eh kahit busog na kami kanina doon sa una namin pinuntahan, eh kumain pa rin kami. Natutuwa naman kaming dalawa ni Bebo kapag kami ay kinukuhang mga ninong at ninang. Pero okay na po yun, sobrang saya na po namin. Charis! Actually, ngayong araw, itong bata na to ay pang 67 na inaanak ko na nga to ngayong taon. Ito ang katabi ko na si KTV, tinanong ko kung ninang din ba siya kasi mas marami pa siyang kinuhang pagkain kaysa sa akin. At dahil na-appreciate namin kayo, binalot na lang namin yung mga natira namin pagkain. Siyempre, hinain nyo na, ibig sabihin sa amin na po yun. Kaya naman ngayon pa lang, eh mag-isip-isip na kayo kung balak nyo pa ulit akong kuning ninang. After nga noon ay wala na akong aanakan pang iba pang binyagan. Kaya naman dumiretso na kami dito sa may Baliwag, Bulacan para kumuha nga ng stock ng mga okoy. Sabi ko naman sa inyo, araw-araw kaming sold out sa Robinson Star Mills, Pampanga. Kaya naman dumiretso na agad kami doon at inabutan na nga kami ng gabi sa daan. Pagdating nga namin doon ay nandun na nga yung staff namin at dali-dali na nga silang umakyat dahil wala na talagang stock sa stall. Actually, nung pagdating nga namin doon ay grabe, napakarami pa rin tao kahit anong oras na nga nung mga time na to. Alam nyo ba guys, na umorder pa talaga ako ng lapel para sa cashier namin. Dahil Diyos ko, hirap na talaga tong cashier namin kakasigaw sa pangalan ng mga customer. Pancake po! Wow! O diba, para na rin kaming Jollibee, may pa-mic pa kami ngayon, nakshota. Pati nga itong nanay ko, eh tumulong na at akala nga nila magiging customer sila ngayong araw. Grabe, sobrang nakakatuwa lang dahil yung mga tao dito sa San Fernando, Pampanga, eh gustong gusto na nga nila itong Okoy King ko. At dahil sobrang daming ang tao ngayong araw, eh naisipan ko na nga silang tulungan. Actually guys, kung di nyo matatanong, eh sanay talaga ako sa mga puspusang trabaho dahil nung ako nga ay OFW, eh mas grabe pa nga dito yung hirap na dinadanas at tinatrabaho ko. At sa mga nagtatanong pa rin po, ang Okoy po namin ay fresh kalabasa po talaga. Walang halong kemikal, walang halong kaplastikan. Charis! Natutuwa naman ako sa mga taong talaga naman binabalik-balikan at pinipilahan itong The Original Okoy King. Actually, ultimo nga itong si Bebo ay tumulong na nga sa pag-aayos ng mga staff dahil hindi na nga namin yung pinatrabaho sa mga staff namin. Alam nyo ba guys, no one time may na-receive akong message at ang sabi niya matatamad daw yung mga staff ko dito sa The Original Okoy King. Paliwanag nga niya ay para daw hindi magtrabaho yung mga staff namin, ay tinatagalan nga daw nila yung waiting time. Actually guys, kung minsan ay mahaba talaga ang waiting time gawa nga ng napakaraming orders na dumarating sa amin. Pero hindi po sila tamad dahil nakikita ko po lahat ng pagod at effort nila sa araw-araw nilang pagpasok. Siyempre ako naman yung nahihiya sa mga customer na matagal talaga naghihintay. Actually nung una po dalawa lang po yung fryer namin at nagpadagdag pa nga ako ng dalawa pero ganun pa rin talagang kinakapos dahil sa dami nga ng orders. Good problem yan pagdating sa amin pero hahanap
pa rin ako ng much better way para mapabilis nga namin yung services at mga orders nyo. Actually, pasara na nga tong mall nung makakain nga sila nanay ng Okoy at pinalutuan ko na lang talaga sila dahil kanina pa nga sila naghihintay. At kung hindi nyo pa nga natitikman ang pinipilahan at pinagkakaguluhang the original Okoy King Robinson Star Meals Pampanga, eh magpunta na nga kayo at feeling ko eh araw-araw naman ako nandoon. Abay, feeling ko nga kapag ka natikman nyo to, abay baka mag-take out pa kayo ng maraming bilao sa amin kada araw. Ah, Diyos ko, nung paglabas nga namin, si Montero fully paid na lang talaga ang sasakyan dito sa parking. Anak, shoot, ha? Bago ang lahat, gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. Paalala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password, at higit sa lahat, huwag nyong kakalimutan ang aking referral ID. Nang nga lang kadali at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto nyong i-cash in, pwedeng 100 hanggang 50,000. After nyo mag-cash in, ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto nyo laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay grabe, nung una nga, hindi ko pa talaga masyadong mag-gets, pero pipindot-pindot ka lang pala dito, eh pwede ka nang mamanalo ng sobrang laki. Pero hindi lang yan, meron pa nga akong isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko pa lang nilaro, eh talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako grabe kasi pwede ka palang manalo ng ganito kabilis sa laro na to. Kaya naman nung malaki-laki na yung napanalunan ko, eh naisipan ko na rin i-cash out. Madali lang din naman mag-cash shout dito, pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yun lang naman! Salamat!